Mga showbiz, napakasaya ni Anthony Taberna aka Katunying sa kanyang pagbabalik mainstream TV via public service program. Nakuha all sa All TV. Bagamat nandiyan naman po tayo lagi sa social media, pero iba po talaga ang mainstream. Sabi ni Katunying, humarap si Katunying sa Mediacon noong Lunes sa 64 Restaurant Ivaya Lifestyle Center, Danghari, Almansa 2, Las Piñas City. Patuloy niya, iba po ang mainstream television nung nagkausap po kami ng pamunuan ng All TV na ibinigay po sa ating itong opportunity na to. Para bang yung pakiramdam ko ay kapareho po ng pakiramdam nung una akong nagkaroon ng sariling show sa ABS-CBN once upon a time. But of course, ang kaibahan po noon, that was almost 20 years ago. Bata-bata pa tayo noon, kaya parang hindi tayo tinatabla ng pagod. Pero ngayon, matanda na pala ako kasi sobrang metikuloso po itong aming producer dito sa Kuha All. Ang dami-daming mga sinushoot. Kwento ni Katunying, 3 taping days para mabuo ang isang episode ng Kuha All. Normally, ang isang public affairs show ay kung once a week lang naman. Once a week lang din ang shoot day. Pero dito, ang isang episode po namin, umaabot minsan ng 3 shooting days. Sabi ko, ang tindi nito mga producer ng Kuha All. Pinaghihirapan talaga tayo ng gusto, biro niya. Pero diin din niya. Pero isa lang po kasi ang objective namin na makapag-present po ng isang klase ng produkto na hindi lang gusto ng tao kundi pakikinabangan. It is not only what the people want, but I think this is what the people will need pagdating po sa ganitong klase ng show. Kaya para akong bumalik sa umpisa, nanganganay uli ako. Malaking bagay po talaga yung production team dito, sobrang gagaling po. Kung inaabot minsan ng 3 araw ang shoot para sa isang episode ng Kuha All, malamang na apektado ang iba pa niyang ginagawa. Kagaya ng paggawa niya ng content para sa kanyang YouTube channel at Facebook page. Nagpasalamat din si Katunying sa mga TV show na pinagdaanan niya sa ABS-CBN. Anya, una, sa Umagang Kay Ganda at iba pang pangalan ng morning show na yon. Ang Kalye, Mga Kwento ng Lansangan, ang XXX. Yun po ay mga klase ng programa na talagang nai-prepare po kami sa iba't ibang klase po ng mga sitwasyon. Yun po ay mga klase ng programa na talagang nai-prepare po kami sa iba't ibang klase po ng mga sitwasyon. Halimbawa, may mga magagalit sa'yo. Dati nga po, meron pa kami mga death threat mula po sa ilang kilalang mga personalidad na naging subject po ng aming mga exposed during those times. Dahil sa mga karanasang yon, mas kumpiyansa si Katunying sa kanyang trabaho. Kaya ngayon, hindi po kami magugulat kung darating po muli ang ganong pagkakataon sapagkat occupational hazard na po natin na kapag may na matutuwa sa'yo, may isang magse-celebrate na ipinapalabas po natin, ay meron din pong maiinis, magagalit at masusuklan po sa atin dun sa mga maaaring matamaan po ng aming pong mga expose, mga videos na ipapalabas. Gusto po namin sabihin sa inyo na hindi po namin ilalabas ito na one-sided lamang. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.